puno, magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Banal na ina, diring sa dalanda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Atin pong ginugunita ngayon ang mahal na Birheng Maria sa Fatima. Nawa ang kanyang mapaghimalang aparisyon ay magdulot ng kagalingan sa mga may sakit, at nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ipagkaloob sa bawat isa na dumudulog sa Kanya. Sa banal na misang ito, ialay po natin ang ating mga natatanging kahilingan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging berhing si Santa Maria ng Fatima, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo naman ay naglago sa mga dakong bulubundukin ng lalawigang hanggang dumating sa Epeso. Minatagpuan siya loroon ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nung sumampalataya kayo?" Hindi po, tugon nila, ni hindi nila narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon,
saan no kayo bininyagan? Tanong niya. Sa binyag ni Juan, ani nila, sinabi ni Pablo, ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israel na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya. Sa makatuwid, bagabay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa ngalan ng poong Jesus. Pinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at tagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumasok sa sinagoga at nakipagtalo sa mga naroon at buong tapang ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos sa ang kaaway pakalating. At ang mga namumuhi tumakas ng kanyang piling. Kung paanong yaong ulap, dinangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papaalisin. At kung paanong yaong pagkit ng apoy ay natunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumingin sa ulilat, sanggalang na mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na Panginoon. At sumaiin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang iyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan.
Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Napaka-powerful po ng panghuling pangungusap sa ating ebanghelyo ngayon. Sabi ng ating Panginoon, lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Powerful in the sense na maraming katanungan ang tao dito. Napagtagumpayan na pala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, pagpapakasakit, pagkamatay, at siya'y muling nabuhay. Bakit magpahanggang ngayon mayroon pa rin kapighatian? Mayroong pain and sufferings. Kung napagtagumpayan na ng ating Panginoon, dapat wala nang paghihirap, wala nang sakit na mararamdaman ang tao. Ang Paschal Mystery na inialay ng ating Panginoon sa atin sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, hindi para tanggalin, i-remove ang suffering and pain, kung hindi para bigyan ng kahulugan. Kaya nga niya inialay ang kanyang buhay na kahit wala siyang kasalanan, nagpakasakit, naghirap, namatay para sabihin sa atin na kaya niyo ring suungin ang anumang problema na darating sa inyong buhay. At pinangunahan tayo ng ating Panginoon sa kanyang ginawang pag-aalay ng kanyang buhay. At doon nagkaroon ng kahulugan ang lahat ng ating mga suliranin, ang lahat ng ating mga problema. Sabi nga po ng isang nagbigay ng testimonya, nagkaroon siya ng pakikipagtipan sa ating Panginoon. At ang sabi niya ay, magbabago na ako, susunod na ako sa iyong kalooban. Subalit ang sabi niya ay, sa aking pakikipagtipan ngayon, tulungan mo naman akong ang aking pamilya, ang aking mga kapatid, ang aking mga kaibigan ay isama sa tipanan na ito, naaalagaan mo at hindi magkakaroon ng problema. Subalit, pagkarating, pagkatapos noong tipan, dumating ang 5 buwan, ang kanyang kapatid ay na-diagnose ng isang terminal cases. At nakita niya yung diminishing na katawan ng kanyang kapatid mula sa pagiging smartest sa kanilang magkakapatid na mamay. At ito hanggang sa maging bedridden ang kanyang kapatid. Sa harapan ng kanyang kapatid, tinatanong niya ang Diyos. Ang sabi niya ay, nakipagtipan po ako sa iyo. Pero ano itong nasa harapan ko, na bagamat hindi ako ang nasasaktan, hindi ako ang nakakaranas ng ganitong paghihirap, bakit nararanasan ko ito sa pamamagitan ng aking kalooban na ako ang naghihirap? Subalit lumaon, habang siya'y nakikipagniig muli sa Diyos, kaharap niya ang crucifix, nakabayubay ang ating Panginoon. Pinaalala niya sa taong ito na nakipagtipan sa kanya kung ano ang kahulugan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Eventually, ang kanyang kapatid namatay.
Subalit bago mamatay ang kanyang kapatid, natanggap niya kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa pagpapakasakit ng kanyang kapatid. Naunawaan ng taong ito at mas lalo siyang kumapit sa ating Panginoon. Ngayon niya po ay ginugunita po natin ang aparisyon ng Mahal na Birheng Maria ng Fatima, and that was 1917, nang magpakita sa tatlong mga anak ng mga pastol sa Portugal ang Mahal na Birheng Maria. At mayroon siyang tatlong mensahe. Ang unang mensahe ay ang pagbabalik loob, pagbabago ng puso, ng kaluuban ng tao. Ikalawa, ang pagsisisi sa mga kasalanan. At ang ikatatlo, ang paglapit sa Immaculate Conception sa pamamagitan ng pagdarasal ng Rosario. Sa tatlong ito, kung titingnan po natin, iisa ang pinupunterya ng Mahal na Birheng Maria, ang baguhin ang pagkatao na lumalapit sa ating Panginoon. Yun din po ang binibigyan ng diin ng ating Ebanghelyo ngayon. Kaya nga'y, ano ang sabi ng ating Panginoon? Lakasan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Na bagamat mayroong suffering, mayroong pain na nararamdaman ang tao sa mundong ito, binigyan niya man ito ng kahulugan noong ialay niya ang kanyang buhay. Na naway matanggap ng tao kung anuman ang ating nararanasan. At kung atin po itong iaalay sa ating Panginoon, ang lahat ng ating mga suliranin, pagsubok sa buhay, pain and sufferings, mas lalo po nitong na-authenticate na kung saan ang punot dulo nito'y pagmamahal sa Diyos. Kung papaanong binata ng ating Panginoon ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit na kanyang naramdaman, bawat hagupit sa kanyang katawan, hindi niya ito ininda dahil sa kanyang pagmamahal. Ganon din naman, kung atin pong isa sa loob ang lahat ng ating mga paghihirap at pagpapakasakit, at iaalay natin sa pagpapakasakit at paghihirap ng ating Panginoon, pag-ibig ang nasa kaduluduluhan nito. At nakikibahagi ang bawat isa sa kung anong misyon mayroon ang ating Panginoon. Sabi nga po ng isang manunulat, kaakibat ng tao ang paghihirap at pagpapakasakit. Parang walang saysay ang buhay kung paraging smooth ang ating pinagdaraanan sa buhay. Kaya nga, ang ating panalangin sa pagpapatuloy ng ating Banal na Eukaristiya, na sa tuwing tayo ay dumaraan sa anumang pagsubok, paghihirap sa buhay, naway patuloy ang ating pananalig, patuloy ang ating pananampalataya sa Diyos na nag-alay ng kanyang buhay, nang sa ganun magkaroon ng kahulugan ang ating mga pagsasakripisyo. At ito ang iniaalay ng ating Panginoon sa araw na ito. Naway ma-inculcate sa bawat puso ng tao, sa ating isipan, ang kahalagahan ng pag-aalay ng lahat ng ating pagsasakripisyo para sa ating Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwalhati ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa kanyang pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin ang mahal na Birheng Maria ng Fatima. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na buo ng langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa malalang Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa sarili ay hinihain, bilang pagkain inumin, pinagsasalubong.
siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio, na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasasamin ang kaharian mo, susundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Binigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maria sa puso
ninuman. Ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw. Inang sinta, inang giniliw. Tanglawan kami, aming ina. Sa kalangitan naming pita, second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Maria sa puso ninuman. Ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaling. Inang sinta, inang po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Berheng Maria ng Fatima at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana,
Kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT o Santo Tomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng pre-legal consultation sa darating na May 19, araw ng Linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating na June 15 ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12:30 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang iyong kabanalan at ang kabanalan ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama
Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.